pag may 1-year warranty yung PC, walang babayaran doon pag pinayos yung PC. Tuturo po ba kayo ng kayo ka-rebuild kung paano mag-disless? Actual setup, nagpapabootcamp ka ba? Gano'n kaya boss, pag binenta ko PC ko, specs IT 8100 Gen, 16GB RAM, 24. Share mo naman kung paano ka nag-edit ng video mo. Kung gusto niyo magpa-shoutout mga ka-rebuild, ito ako meet nyo, pa-shoutout ka-rebuild at si Jomel Castulo. Please subscribe nyo ako sa iba ko pang YouTube channel, nandyan sa baba yung link. At please follow nyo ako sa iba ko pang social media account ko, nandyan din sa baba yung link, lalo na sa TikTok ko, yun lang, thank you. Oh, yeah! What's up? Kamusta mga ka-rebuild? Jomel Castulo here. Ang may pinamalas na pet sa buong kalawakan at yun na nga gagawin natin yung hashtag ka-rebuild question. Kaya kung meron kayong hashtag ka-rebuild question, comment ko na yung gagawin ka na gawin ng video. At huwag nyo kalimutan, mag-like, comment, please share, and please subscribe, and click nyo na rin yung bell button, kameme. Ha! Para updated kayo pag may bago upload tayong video, simulan natin yan. Hashtag ka-rebuild question, let's go! Si ka-rebuild Carlo. Ask ko lang boss, pag may 1-year warranty yung PC, walang babayaran doon pag pinayos yung PC. Okay, pag 1-year warranty yung PC, pag papaayos nyo, walang bayad. Pag hindi sadya na nasira yung PC. Pero kung ikaw nakasira, katulad sa amin, yung GTX 1050 Ti, yun, naihiya ng daga, na-void yung warranty. wala na warranty, okay? Pero ka-rebuild, kung hindi naman sinasadya, kunyari yung hard disk, meron kami yung Seagate na 2TB. Tumutunok. Parang Honda click, yun, no? 125 version 3, the ultimate game changer. Tumunog lang siya bigla. Pinawaranty ko, pinalitan ng bago, walang bayad. Ka-rebuild. Okay, basta, yung 1-year warranty yan, tapos yung parts na yon eh, hindi nyo kagagawa ng pagsira niya, walang bayad. Pero, pag kayo nakasira dyan, kahit may 1-year warranty pa yan, ma-avoid yung warranty. Okay? Pwedeng may bayad, mabayaran nyo para maayos, or hindi na maayos. Okay? Pero, kadalasan dyan, pagka 1-year warranty, pagka nasira yung PC, ano ba to? Pagka nasira yung PC parts pala, pinawaranty nyo, 1-year warranty siya, pasok. Walang babayaran ka rin. Basta hindi kayo ang nakasira dun sa PC parts. Kanya, yung GTX 1050 Ti namin na iyan ng daga. Hindi nga ako nakasira, pero mishandling. Di ba? Kung magandi namin naingatan. Pero hindi ko naman gusto yun. Pero tinanggap ko na lang. Sabi, ganun lang. Kaya kayo, ingatan nyo yung PC nyo na takpan nyo, walang makapasok na daga, bugwit. Tulad sa amin, hindi ko naman gusto yun eh. Pero na-avoid. Diba? Pero yung mga yung mga hard disk tumunog yan, nakapag-warranty ako niyan, 1-year warranty pasok. Wala akong binayaran, pinalita ng bago. Hindi nga ni-repair eh, bago. Pinalita ng bago. Monitor naman, nagkaroon ng dead pixel yan. Napawarante ko. Palit bago ng screen. Okay. Hindi yung buo ah. Depende yan eh kung papalitan ng bagong buo. Or yung parts lang, kung yan, sa screen ng monitor. Screen lang papalitan. Doon naman sa Karibil Easy PC, yung maganda yung warranty nila roon. Easy fix. Pagkadala mo, yung araw na yun, palitan nila, di ba? Basta yun nga, mga Karibil, hindi kayo ang may kagagawan kung bakit nasira yung parts. Dapat, lang siya, kusang nasira. Di ba? Nga, parang yung sa hard disk namin, tumunog lang siya bigla, ingay! Kik-kik-kik! Gumagano, dinala ko. Tapos, dinetect. Sabi, papawarantin namin sir sa basta dun sa Seagate, sila magdidesisyon kung anong gagawin. Okay. Tapos, pinadala. Hindi, tinignan muna ng technician. Tinignan yung kung walang sira, ganyan. May gasgas eh. Which is, normal kasi. Siyempre, pinapasok naman natin yung hard disk sa casing. Alangalin naman na ingat, sobrang ingat natin, hindi natin magagasgas, di ba? So, may gasgas lang, pero wala naman siyang basa. Kasi pagka may nabasa, void yung warranty. So, nakita may gasgas, okay lang daw. Tapos tinignan, okay naman. Tapos dinetect. Yun nga, na didetect. Pero yun nga, sinasabi ko, maingay. So, bahala na daw yung supplier
Seagate nga, dinala ng laro. Halos 15 days o isang buwan ko na bago nakuha. Pero bago na. Yun, okay, so pagka may 1-year warranty yung PC parts, kung may bayad, pagpapayos, wala. Basta hindi ikaw may kagagawan ng pagkasira ng PC part niyo na yung kanibilo. Okay, kung ikaw naman may kagagawan, eh, ma-avoid yung warranty. Magbabayad ka sa kanila or ewan ko kung tatanggapin nila kasi yung GTX 1050 ay hindi naman nila tinanggap na kasi ikaw dapat mismo magdala sa kunyari SOTA. Ikaw pumunta sa SOTA, babayaran mo yung repair. Kung nag-repair sa SOTA, di ba? Kung hindi, nadali mo na lang sa paggawaan ng GPU or video card. Gaya ko, dinala ko sa paggawa ng GPU, video card, 2,500 yung bayad. Pero hindi ako nagbayad kasi hindi naman nagawa. Okay? Yun. Kaya, ingatan nyo yung mga PC parts. Kahit na may warranty yan, dapat iningatan nyo pa rin. At wag kayo ang magiging dahilan ng pagkasira. Kasi pag kayo naging dahilan ng pagkasira niyan, void yung warranty. Okay? Pero kung hindi naman kayo, kayo may dahilan, bigla na lang nasira, pasok sa warranty yan. Wala kayong babayaran pag pinaayos nyo yung PC parts na pinapawarranty nyo na may 1-year warranty. Tapos, yun nga, sa EasyPC, yung maganda doon, EasyFix, 1 year, kahit 1 year na yung ano nyo. Kasi pagka, mga ka-reveal, 1 month, hindi, 7 days replacement. Sa 7 days, nasira, i-replace nila agad. Pag lumagpas na sa 7 days, mag-antay ka, sambuan. Sambuan o 15, matagal. Matagal siya, pero mapapalitan, maayos. Basta hindi kayo ang dahilan na pagkasira ng PC parts. Sa EasyPC, pag nasira yung PC parts, tapos naka-easy fix siya, yung PC parts na yun, kunyari, hard disk, basta kung ano pa man, motherboard pa siya, naka-easy fix, pagdadala nyo ron, siyempre titignan mo na ng technician kung anong dahilan, kung hindi kayo may gawa. Pagka hindi kayo may gawa, nabigla lang nasira, papalitan agad. Okay? Sinishare ko yan, yung easy PC maganda. Kaya naman, easy PC, number one, baka naman. Okay? So yan, mga Arbil. Pag may 1-year warranty yung PC parts nyo, pag pinayos nyo, walang bayad. Basta hindi kayo ang nakasira. Okay? Yan. At yun na nga ng mga Rebill. Si Rebill Marlon ulit, no? Mga Rebill. Nagtuturo po ba kayo ng kayo, Rebill, kung paano mag-disness? Actual setup, nagpapabootcamp ka ba? O dati, no? One-on-one tutorial. Kaya kumamami ko na ito, 5 ata, no? Gka Pay. Pero ngayon, Ika Pay na. Kasi Gka Pay hindi pwede sa Windows 10. So, IKP 8, pagturo na rin ako niya, remote. Pero ngayon, medyo nakalimutan ko kasi nag-pandemic. So, hindi ko masyado siya na actual. Siyempre, pag di mo ginagawa nga, nakakalimutan mo. Ako, nakalimutan ko. Medyo nakalimutan ko. Kaya nung nasira yung disless, nagpatulong ako sa kaibigan ko. Pero naalala ko pa naman. Pero re-review ko, mga ka-reveal. Tapos, chat niyo ako. Yun nga, nagtuturo ko kadalasan one-on-one eh. Kasi, pwede rin naman marami, pero pag may isa, one-on-one, pwede rin. Okay. Tapos, remote tutorial, ganun din, nagpapagano ako. Tuturo ko this list, dati pa. Siguro, Gcafe, this list. Dami ko naturo noon, siguro nasa 100. Okay. So, Icafe 8, may naturo din ako noon, medyo mahirap kasi pag Windows 10 eh. Pero may naturo na rin ako. Pero mga ka-rebuild, i-review ko pa yung disless. Kasi nga, medyo nakalimutan ko siya. Kasi nga, di ko nga ginagawa. Kasi nga, nag-pandemic, nahinto ako. Tapos yung mga wala nagpaturo. Kasi pag ginagawa niyo lagi, no, mga ka-rebuild, tulad ng mga technician sa computer store, di ba? Nag-assemble sila. Pahintuin nyo yan, makakalimutan din nila. Di ba? Na siyempre, pagka parang basketball player din, no? Pag guminto, na injury, mahinto ka sa basketball, medyo hihina ka. Pero alam mo pa rin, parang ako makarili, medyo nakalimutan ko sa yung disless. Pero pag nireview ko, sigurado maalala ko yan. Pag na-review ko, naalala ko makarili, tapos chat niyo ako sa Facebook ko, Jomel Castulo. Yan, kung sino gusto magpaturo, chat niyo. Pero may bayad nga pala. May bayad na kasi mahirap din magturo. Mahirap din mag-aral. Tsaka siyempre may magtatanong din dyan, no? Okay, medyo mahirap din umano ng error. Yan. Basta, nagtuturo ako ka-reveal niya lang may bayad.
Pero bago ako magturo, re-reviewin ko muna ka-reveal, okay? Nagpapag-bootcamp. Oo, yes. Dito nagtuturo mismo. Dito. Dati, one-on-one. Madami ko naturoan nga. Lima ba yun? Yun, okay? So, chat na lang ako sa Facebook ko, John Casulo, Caribbean Marlon. Oh, yes, nagtuturo ako ng Caribbean, nagtuturo ako ng paano mag-disless, actual setup. Actual? Ano lang eh, isang server, isang client, example lang, ganun. Kasi pag actual, i-actual, setup na yung Caribbean. Hindi na tutorial yun. Ang tutorial lang, may server ako dito na example at client, isa lang. Kasi pagka i-set actual tutorial setup yung computer shop, iba na yun, Caribbean. Setup na yun, hindi na tutorial. Okay, so, kung nagpapabootcamp ako or parang nagtuturo actual. Yes, o. Okay, Caribbean. Caribbean Marlon. At chat nila ako sa Facebook ko, Jobber Solo. Yan! At yun na nga ng mga Caribbean, si Caribbean Nate, Mark Nathan. Nag-Roblox din ba si Nathan or Valorant, Caribbean? Laro kami minsan kung pwede siya, Caribbean. Lahat ng laro nilalaro ni Nathan, no? Caribbean. Lalo na Roblox. Dati nga, nahak pa nga eh. Nag-Roblox siya, tsaka Valorant. Halos lahat. Ngayon, nilalaro niya ngayon. ML, Mobile Legends. CODM, Call of Duty Mobile. Ano pa ba? Wild Rift? Welcome to Wild Rift. Yun, ngayon yung tatlo yung nilalaro niya ngayon. Ngayon hindi siya masyado nag-PC. Pero nag-Roblox siya at Valorant. Pinsan, laro kayo. Sige. Caribbean, sabihin ko, Caribbean Mark Aquino. Okay? Yan! At yun na nga ng mga Caribbean, magkano kaya, si Caribbean Gab, magkano kaya, boss, pag binenta ko PC ko, specs i3-8100 Gen, 16GB RAM, 2400MHz, RX 580 8GB, 223 SSD, 450 HDD, Gigabyte HD 310, DS2 2.0, motherboard, di ko alam magkano yan eh. Okay, ganito Caribbean, okay. Yung ano niyan, actual price, tignan mo, tapos kung gaano na ba katagal yan, itong PC mo na to, yung specs niya. Kasi, syempre, pag medyo matagal na, syempre, bumabawas yung price. Okay? Hindi ko kasi masabi, Caribbean, kung magkano to, no? Kailangan malaman ko yung actual na price niya ngayon. Tapos, doon tayo magbabase. Tapos, depende pa rin kung gaano nakatagal tong PC specs mo. Okay? Kasi depende yan eh. Sa date ng purchase mo, tsaka ngayon. Diba? Tsaka kung may warranty pa. Kasi kung may warranty, konti lang yung bawas. Kung bago-bago pa, konti lang din yung bawas sa price. Ibig ko sabihin yung actual price niya, example lang ha, 20,000. Guro, pagka bago-bago pa to at may resibo pa, warranty, 17,000. Pwede, no? Kaya 16. Depende na lang sa'yo, Caribbean, no? Kasi sa'yo yan, eh. Pero ako, kung ano yan, para sa akin, maganda naman tong specs mo, no, Caribbean? Taas, oh. Pero di ko kasi alam, Caribbean, yung actual price ngayon niyang specs mo. Kaya, Caribbean, gawin mo, yung actual price niya ngayon yan, yung PC mo na yan, tignan mo, example nga, kunyari, 20,000 or 25,000. Sabihin natin, 25,000 na. 25,000. Tapos, depende pa rin yan kung gano'ng katagal na yung PC mo na specs niya. Kung bago-bago pa, may resibo, mas maigi may resibo. Kasi may natitira pang, at kung may natitira pang warranty, konti lang ibawas mo. Sabi mo, may resibo pa, bago lang, bihira mo lang magamit, o, di ba? Konti lang bawas mo. Sige, hindi na, 25,000 yung, ano niyan, actual price. Example lang, Caribbean, ah. Pero di ko alam yung ano nito, price talaga. 25,000, kunwari. 20,000 mo lang, no? Basta, ganun lang. Tignan mo actual price, doon ka magdepende kung magkano mo siya bibenta, Caribbean. Okay, kasi hindi ko nga alam yung actual price niyang specs ng PC mo, Caribbean. Okay? Caribbean Gab, yan! At yun na nga nung mga Caribbean, si Caribbean Kuya Jepong. Caribbean, share mo naman kung paano ka nag-edit ng video mo, okay? Kinemaster lang ako dito sa cellphone. Ayan, ito ang ginagamit ko ngayon. Kinemaster, Caribbean, no? Doon lang ako nag-edit. Diyan din ako nagbibideo. Kaya tinatanong mo lang edit, eh, no?
sinama ko na rin, saan ako nagbibideo. Kind master lang, Anabil, no? Hindi na ako sa PC kasi sa PC, kuryente pa. Hindi. Sa kind master kasi, doon ko gamay, no? Maganda naman siya, no? May resolution siya na 720, 1080, tapos maganda rin niya naman yung cut niya, yung edit, pwede kang maglagay ng sounds. Parang sa PC na rin siya, no? Pero mas maganda pa rin mag-edit sa PC talaga. Pero ako naman kasi, okay na ako sa Kinemaster eh. Medyo malinaw din naman eh, no? Wala naman kasi sa linaw ng video camera mo yan, sa pag-edit, nasa content. Ganun pa yun, no? Yun. Pero, may plus na points yung pag-edit sa PC kasi mas maganda talaga i-edit niya dyan. Mas na i-edit mo na maayos. Dito sa cellphone kasi limit. Pero okay na rin. May edit mo rin naman siya na maayos dito sa cellphone. Pero nga lang, kung compare mo talaga sa PC, mas maganda talaga mag-edit yung mga pro na vlogger na sa PC nag-edit. Eh, ako kasi ano pa lang naman eh. Non-pro. Parang license eh. Sa Honda Click. 125 version, the ultimate game changer. Pero Karibil, wala naman kasi nga sa linaw yan. Iba nga, labo ng video niya. Pero million views kasi ang ganda ng content. Nasa content yan, no, Karibil. Pero syempre, gaya na sabi ko, may plus points pa rin yung magandang edit, maganda yung malinaw yung video mo, di ba? Pero Karibil, maganda edit mo, malinaw yung camera mo. Content mo naman, hindi maganda, di ba? Pero mas maganda pa rin talaga lahat. Maganda. Maganda pagkaka-edit. Malinaw yung camera, malinaw video, maganda content. Di ba? Million views na yun. Parang yung mga pro na vlogger, di ba? Pero ako ka-edit, Kinemaster, okay naman siya. Tapos, natin nag-edit ako sa PC, parang pares lang. Yun. Kasi sa dito sa cellphone, medyo ano, okay, maganda, comfortable mag-edit. Pwede pa ako nakahiga. Diba? Sa PC kasi, nakapo ko eh. Diba? Siguro pag ano na lang, pag ano, kasi alos pares lang naman yung edit sa PC dito sa cellphone. Pero mas maganda lang talaga mag-edit sa PC. Pero kailangan may application ka na ano, pang-edit sa PC. Kasi sa PC kasi, bihira yung free dito sa cellphone kasi. Mas maraming free na application kaysa sa PC. Okay? Pero meron din naman free dyan sa PC na application na pang-edit. Okay? Pero ako, nag-edit lang ako sa Kinemaster. Pero okay naman. Yun nga, gaya na sabi ko, wala naman yan sa edit. Kung saan ka nag-edit. Kung malinaw yung video, nasa content yan. Okay? Sinasabi ko lang yun kasi hindi ako sa PC nag-edit. De. Okay. Isa yan, Carville. Sa Kinemaster ako nag-edit. Pero gusto pagka ano, may application ako pang-edit sa PC, pwede din naman, no? Kaso nagtitipid lang ako ng kuryente. Yan. Kasi okay naman eh. Okay naman sa Kinemaster. Kung ano yun naman yung parang na-edit sa PC, pwede rin naman sa Kinemaster. Okay, Karibil. Sa simula, pwede naman yan. Sa Kinemaster ka muna. Pag tumagal, pwede ka rin naman mag-edit sa PC. Okay, Karibil? Yan. Ati yun na nga naman, Karibil. Lakas ng PC mo, Lods. GTX 1050 Ti. Ayun, no? Nakalabi. GTX 1050 Ti. Nanaiyan ang daga. Malakas ba yan, Kalabil? Oh, malakas para sa akin. Napakalakas niyan. Kasi lahat ng games, kaya niya na, no? Kasi yung processor namin, mababa. Intel G4560. Pero, ma-play lang namin yung games. Kahit low settings. Mas huwag lang mag-lag. Okay na sa amin. Katulad ng God of War. Red Dead Redemption 2. Kasi Resident Evil 4 na pa yung bago. Ayaw eh. Ano ba ayaw? Maraming ayaw na, no, na hindi kaya. Kaya ng GTX 1050 Ti. Kasi yung processor namin, kapos. Intel G4560. 7th gen lang, dual core lang kasi. Kaya siguro bibili ko ng processor na medyo mataas. Okay? So yun, Karibil, no? Yun, malakas talaga ang GTX 1050 Ti. Salamat, Karibil. Okay? Sino muna mga Karibil ang sasagutin natin na Asad Karibil question? Kung meron kayong Asad Karibil question, comment nyo lang yan. Gagawin ko ng ganitong video. Kung meron kayong vlog request o suggestion, comment nyo na yan para magawa namin agad-agad. Lahat yan, gagawin namin. Sakay namin. At mag-comment kayo. Lahat yan, babasahin namin yung comment nyo. So hanggang dito mga Karibil. Sana katulong tong video na to. Sana gusto nyo din. Please like, comment, please share, please subscribe. Click nyo na rin yung bell button. Kameme. Ha! Para updated kayo pag may bagong upload tayong video. Gusto muli mga Karibil.
Salamat sa panonood talaga. God bless you at boss ulit. Bye. Oy. Bow ng headset.